Good afternoon po. Welcome ulit sa aking YouTube channel. So isa na namang request ang aking gagawan ngayon ng demo dahil sa tagal na nitong request. Ang request nito ay request pa noong January 25, 2021. No? So ang nag-request nito ay si James Ugalino. Hindi ko alam kung mapapanood pa niya to dahil matagal na nga niyang nire-request to. So ang request niya ay paano daw magkabit ng dividing network sa three-way. Okay, so maganda naman talaga ang dividing network gagamitin sa three-way speaker, lalo na kung gagamitin mo pang video key, no? Okay, so ito yung dividing network na passive crossover. Kasi kung mayroon kang 3 amps, hindi mo na kailangan ng dividing network. So ang gagamitin mo na lang ay yung active crossover. So ito, ginagamit ito sa mga 1 amp lang, mga basic setup sa 1 amplifier lang, lalo na sa mga video key. Three-way, so ginagamitan nila ng passive crossover or yung tinatawag na dividing network. So ngayon ko lang ito magagawa ng demo dahil ngayon lang dumating yung mga iba kong order. In order ko sa Lazada. Ito, ground dividing network na CN3600. So ibig sabihin ito, 3-way na 600 watts. Okay? Ngayon ko lang kakabit ito dahil yung iba kong in-order ngayon lang dumating. Okay? So ngayon, panoorin natin kung paano to ikabit sa ating speaker. So ngayon, meron akong dalawang box. Yung ginamit ko sa mid-high na D15. Two-way lang siya, pero ang gagawin ko nito, babaguhin ko yung box nito. Bumutasin ko ulit, papalitan ko yung kanyang horn. So gagawan ko, liliitan ko yung kanyang horn, then lalagyan ko siya ng mid-range. So ang mangyayari niyan, mayroon siyang tweeter, mid-range, at saka subwoofer. Okay? Ito na siya, guys. So ito yung crown na dividing network, CN3600. So ibig sabihin yan, 3-way, 600 watts. Okay? Dahil yung speaker ko, 600 watts yan. So mas dapat kung pantay lang yung watts ng dividing network at ng speaker, or mas maganda kung mas mataas pa yung dividing network ng wattage kaysa speaker mo. Okay? So ito yung dividing network, no? Okay guys, ito na yung box natin. Binago ko na yung kanyang lagayan ng tweeter. So mayroon na siyang lalagayan ng mid-range at tweeter. At yung sa kanyang speaker, ganun pa rin yan. Okay, saka na-retouch ko na rin yung mga pintura niya. And sa likod, ito yung lagayan ng dividing network. Ito yung lagayan ng dividing network. Okay? So, ito guys, babaguhin ko yung pintura niya. Gagawin ko siyang red. Okay? Hindi na yung yellow. So, red naman. Okay?
Okay na yung pintura guys, no? So ikakabit ko na yung speaker, tweeter at saka midrange. Kasama na yung kanyang dividing network, no? Ito na yung wire ng ating woofer na speaker. So kakabit ko siya dito sa ating dividing network, no? Ito yung CN3600 na dividing network. So ito yung kanyang out ng woofer. Ito naman yung out ng midrange. At ito yung out ng tweeter. Okay? So dito natin siya ikakabit sa out ng woofer. Okay? Sa dividing network. Itong wire ng speaker. Okay? So ganyan siya guys. Dito siya. Ito yung plus. Ito yung plus sa red. Ito naman yung minus or negative sa black. Okay? Siya guys, oh. Ito yung sa speaker. So dito natin siya ipipisto. So next yung kakabit natin yung sa mid. Sa mid range naman. Okay, so ito na yung sa midrange, no? So sa midrange, so dito natin ikakabit yan. Ang kanyang resistor ay 10 watts, 8 ohms. Okay? At ang kanyang kapasitor ay 3.3 microfarad, 250 volts sa kanyang mid range, okay?
Okay. Meron na tayong mid-range. So, whopper, mid-range. So, next yung tweeter naman. So, dito yung tweeter. Okay, sa tweeter guys, ito yung luma ko na tweeter. So, maliit lang siya guys, pero 500 watts. Pero sa mga tweeter na to guys, hindi siya talagang malakas kumpara doon sa mga yung driver unit na tweeter. So kasi yung mga driver unit, siyempre malalaki ang coil noon, 500 watts kumpara nitong maliliit. So malakas pa rin yung malaki ang coil kaysa nitong maliit. Okay, so ito bagay lang to sa mga pang videoke, dahil yung sa mga videoke hindi naman talaga kailangan ng malakas na tweeter. Kasi pag malakas ang tweeter mo sa videoke, takaw feedback ng microphone yan. So malamang nakakasira pa ng speaker pag nag-feedback or yung tweeter. Okay? So ito, tamang-tama lang to pang videoke. So pero meron siyang ano guys, no? Meron ako nilagay dito na bulb pang extra protection yan. Okay, kasi doon sa ating dividing network, meron na siyang capacitor sa positive, meron din siyang resistor sa negative, pero wala siyang bulb. So ito, meron siyang bulb, hindi ko na tinanggal yung kanyang bulb para pangatlong protection to dito sa tweeter natin. Kahit papano, hindi siya madaling masunog or masira. Okay? Okay, so ito na yung sa tweeter natin, no? Sa tweeter natin. So dito sa dividing network guys, so dito siya nilalagay guys, oh. T. So meron siyang letter T. Ibig sabihin yan, tweeter yan. Okay. Kapit na natin yung tweeter. Okay. So ito yung plus. Ito yung plus ng tweeter. Ito naman yung minus. Pero dito sa kanyang mid, baliktad, nandito yung plus. Dito naman yung minus or negative. Positive, negative. Ito naman positive, negative, positive. Okay? So ikakabit na natin 'to.
So tapos na ang ating 3-way na speaker guys, no? So pwede na nating i-testing yan. Ang gagamitin kong pang testing ay yung Sakura 735 lang guys. Sakura 735 then laptop. So ngayon yung kanyang speaker ay naka-speak on na, no? Ito na yung likuran ng ating 3-way. Speak ko na siya. Okay. So, pwede na nating testing. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test. Sound check.
Preparing and initiating bass test. Travel test. Paano magkabit ng dividing network dyan sa three-way. So maganda talaga yung gamit guys, pambahay, no? Ito talaga yung sounds natin pambahay. So kung mayroon tayong ganito, dalawang pares lang at isang amplifier, DVD, so ayos na yung video kay sa bahay. Okay, so yun lang naman ang libangan pag nasa bahay, pagka magkatuwaan, video kay ganun. So okay na okay pagka ganito na setup. Okay, so sana napanood ko ng nag-request nito at sana masundan nyo yung aking pag-connection. So sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please subscribe at hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Okay guys, so shout out sa mga nagpa-shout out. Shout out kay Michael Tabal. Shout out po. Shout out kay Bogs Gonzales. Shout out kay GR Labartin.
Shout out kay Man TV Official Vlog. Shout out kay John Lauron. Shout out po. Shout out kay Ronald Tinamot ng Ormoc City, Leyte. Shout out kay Arwin Archer Benedicto ng Tanawan, Batangas. Shout out po. Shout out kay Jesus Lorente ng Tandag City. Shout out kay Noni Yambot. Shout out po. Shout out kay Berdogo Nasyon ng Taguig. At shout out kay Eli Moral. So shout out sa inyong lahat, guys. So sana wag kayong magsawa manood sa aking mga videos. Okay, so see you to next vlog. At salamat sa panonood, guys.